Binasag na ng actor, singer at model na si Marques Truem ang kanyang katahimikan hinggil sa isyong inugnay sa kanya sa mga aktor na sina Marvin Agustin at Piulo Pascual. Nitong nakaraang linggo, ay guest si Marques sa radio program ni na Christy Permin at Romel Chica na Christy Per Minute sa TV5 sa promotion ng kanyang Signal Play series. Ito na kasi ang last episode ng nasabing series simula na mag-air ito sa Kapatid Network ng halos 10 buwan at namamayagpag nito ng hapon. Walang duda kasi na naging obvious na ang kanilang trisome relationship ni na Marvin at Piulo na magkabukingan ito sa isyo sa kanila nang lumabas ang daring picture nila at kumalat na nga ito sa social media. Diretsong tanong ni Christy Permin, ano raw ba ang masasabi niya sa naging isyo noon nang mag-boyfriend tumalaw sila ni Marvin? Kung babalikan, na-issue ang dalawa noong 2020 dahil sa umalat na litrato na magkasama sila ni Marvin sa iisang kama na nakahilig pang actor businessman sa kanya habang natutulog. Hindi naman nagsalita si Marky tungkol dito pero usap-usapan nga na naging sila ayon ito sa kanilang mga malalapit na kaibigan sa labas ng showbiz. Maging actor na si Marvin Agustin ay naging vocal sa lagi nilang pagsasama sa lahat ng gipik, mapaburakay man ito o sa labas ng bansa. At patunay din dito ang ilan sa mga kababayan natin na nakasaksi sa kanilang sweetness na nakikitang namamasyal sa kung saan-saan. Ang naging payag ni Marky, si Marvin, friend ko yun. Hanggang ngayon, friend pa rin kami. And in my opinion, it is our world. We can be friends with whatever we want to be. And minsan, we're good friends. Minsan hindi, masyadong good friends. Minsan hindi na kami okay. Minsan okay pa kami in terms of relationship with other people. And in my opinion, I don't really like to talk about my relationship with people in general. Even yung girlfriends, whatever, hindi ko binabanggit ang mga pangalan ng mga naging relationship ko because it's not my story to tell. Maya-maya, muling humirit ng tanong si Chris Permin mula naman sa isang netizen na nagtatanong naman kung ano naman daw ang ugnayan nila ni Ultimate Heartthrob, Piulo Pascual. Minsan daw ay may naka-spot sa kanilang sabay na nagja-jogging sa Bonifacio Global City o BGC na matatagpuan sa Taguig City. Mukhang naintriga tuloy kung bakit sila magkasama at bakit hindi na raw si Marvin. Wala na raw ba sila ng actor businessman? At bakit ang bilis naman daw ng mga pangyayari na biglang nomaze daw itong si Marky sa pakipagrelasyon sa ibang lalaki at particular na nga dito ang pag-shift daw nito kay Piulo Pascual? Ang naging katanungan ni Christy Permin, ang dami-daming nagtitext sa akin na nakikita daw kayo ni Piulo Pascual sa BGC na nagja-jogging, lagi-lagi tuwing umaga yan. Tinanong kita tungkol kay Marvin Agustin. Linawin na rin natin yung kay Piulo Pascual. Ano, magandang malinaw yan, lalong-lalo na sa ating mga viewers. Siguro Marky, ito na yung tamang oras at tamang lugar para sagutin natin ang lahat-lahat ng issue na bumabalot sa inyong tatlo ni Marvin and might as well din kay Piulo. Totoo ba na nag-break na kayo ni Marvin kung meron man kayong naging relasyon dahil ipinagpalit mo kay Papa P? Pwede ba natin i-share, Mark, kung ano ang totoo? Sagot ni Marky, magkaibigan namang sila ni Piulo dahil pareho sila ng talent management sa Cornerstone Entertainment. At paulit-ulit itong sinasabi na walang namamagitan sa kanilang tatlo, kundi ang tunay at super close nilang pagkaibigan lamang. Tao lang naman daw ang nag-iisip ng kung ano-ano sa kanilang tatlo at hindi naman po pwede na magmukmok sila sa isang lugar upang itago ang kanilang pagkakaibigan. Kailangan nilang lumabas na magkasamang magbanding, kumain at maging ang nasaksihan daw ng ilang mga netizens na nagja-jogging sila sa Bonifacio Global City sa Taguig. Pagpapatuloy pa ni Marky, friends kami ngayon, friends din kami ni Marvin, friends din kami ng maraming mga actors, but at the end of the day, let's just say nowadays ng mga friends ko are outside of the industry. Hindi ako nakikipagkaibigan, minsan toxic for me. Actually, may mga friends din ako sa showbiz pero high and low lang. I mean, nakita ko si Moira De La Torre sa Cornerstone Christmas Party. Hinahag ko siya. Hinahag ko rin si Katrina Gray. At higit sa lahat, nasabi ko na kanina, Tita Christy, na friend lang talaga kami ni Marvin, I swear. At sabi ko nga, minsan masaya at minsan may tampuan at hindi natin maiiwasan yan. Nauntag din si Marky sa kanyang kasarian. Aniya, wala na umano siyang pakialam sa mga sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya.
At kung inyong maalala, noong Disyembre, inamin ni Markie na isa siyang demisexual. Ang demisexual ay sexually attracted lamang sa taong may emotional bond lamang sa kanila at ito na nga ang pinupunto ng kanilang mga fans sa Atletico. Dahil nga sa kanyang pag-amin na ito, hindi maiwasang intrigahin sa kanyang pagkasama sa aktor at businessman na si Marvin Agustin at maging ang model actor na si Yulo Pascual. Sa makatuwid, umiiwas lamang si Markie sa mga isyo at silang tatlo lamang ang nakakaalam sa kanilang estado at relasyon sa bawat isa. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.